Ito po ang ating topic, unpardonable. Parang nakakatakot naman yan, Kuya Ruther. Unpardonable, hindi napapatawad. Ano kaya yun? Meron makasalanan na hindi napapatawad? Basahin natin. Okay? Basahin natin dito sa Mark chapter 3 verse 28 to 30. Okay? Yan, tandaan ninyo ito. This is from the traditional Filipino. Para hindi na po magalit yung iba. Okay. Tandaan ninyo ito, maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Okay? Binasa ko ito sa kabila, parehong-pareho lang halos. Okay. Tandaan ninyo ito, maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit, ba may ngunit? Alam niyo yung salitang ngunit, in-explain ko na sa inyo, yung salitang ngunit o sa mababaw na Tagalog ay pero. Pero, ang salitang pero, kapag ginamit yan sa pagitan ng dalawang phrase o pangungusap, kasi, tamo yung phrase pa lang eh. Ano ba yung phrase sa Tagalog? Kasi yung pangungusap, sentence eh. So, kuya, sino ba linguist dyan? Ano exactong Tagalog ng phrase? No? Kapag ginamit yan sa pagitan ng dalawang phrases, ibig sabihin ng phrases, yung pangungusap na hindi kompleto, walang, kasi yung pangungusap, meron subject predicate eh. Kapag ginamit yan sa pagitan ng dalawang phrase, hindi po yung phrase and worship pa, yung phrase. Tsaka hindi rin po yung sa subdivision, yung phrase 1 at phrase 2. Basta yun, saknong, hindi, yung saknong parang ano yun eh. Basta yun. Yung saknong yata, ano yung parenthesis yata yung saknong. Okay, so, pag nasa pagitan yan ng dalawang statements, pwede mo nang kalimutan yun nauna. Ulitin ko ha, kapag yung nakalagay ngunit o kaya subalit o kaya pero, sobrang lakas nung pero. Sobrang lakas nung salitang pero. Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Sa mababaw na Tagalog, pero, ang regalo ng Diyos. So, pwede mo nang kalimutan yung kabayaran ng kasalanan pag naiintindihan mo yung regalo ng Diyos. Pero, yun ang nagka-cancel dun sa first sentence. Pag may nagsabi sa'yo, maganda ka pero masungit ka. Kalimutan mo na yung maganda. Ang gusto nyo talaga sabihin, masungit ka. Okay? Kapag sinabi niya sa'yo, alam mo ang taray mo, pero ang ganda mo. So, kalimutan mo na yung ang taray mo. No? Nagpapa-tweetams lang yun. Gusto niya talaga sabihin sa yung ang ganda mo. Okay. Naiintindihan niyo po? Okay, so, ngayon ito, balikan natin dito. Ngunit, ang sino man, so sabi ni Lord, mapapatawad lahat ang mga paglapastangan. Ngunit, ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo, ay walang, o sa banal na Espiritu, ay walang kapatawaran. Hala? Sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Walang hanggang kasalanan. Bakit ang liit na tao ko dito? Ano nangyari sa akin? Dali ah. Yan, okay. Walang hanggang kasalanan. Kaya daw siya hindi mapatawad kasi yung kasalanan niya ay walang hanggan. So, paano nga naman patatawarin kung yung kasalanan mo walang hanggan? Ibig sabihin nito, walang time na ginusto mong huminto o humingi ng tawad. Walang hanggan eh. Patuloy yung pagkakasala mo. Okay? So, sinabi ito ni Jesus sapagkat sinasabi ng mga tao. So, bakit daw sinabi ni Jesus? Dahil sinasabi ng mga tao na siya'y sinasapian ng masamang espiritu. So, ang dahilan kung bakit sinabi po ni Jesus yon ay dahil sa sinasabi ng mga tao na siya'y sinasapian ng masamang espiritu. Okay, eto po, ang dami-dami kasing paborito itong parirala. Ang galing talaga ni Richard. Palakpakan si Richard. Yan. Linguist po yan sa Filipino si, yung kaibigan ko si Richard. Ano po yan? Legit po yan na Makata. No? Legit po na Makata yan. Alam niya yung mga sukat at mga kaibigan po yan ng national artist na si Rio Alma. Rio Alma? Sino ba yung kaibigan mo na national artist? Sorry. Hindi si Rio Alma eh. Sino yun? Sabihin mo nga dyan, Bob, kung sino yung kaibigan mong national artist. Ako kasi ano lang ako eh. Hindi national eh. Barangay artist lang ako, barangay artist. Hindi pa nga ako nabigyan ng ayuda ng barangay. Hindi ako qualified. Bob, sabihin mo nga kung sino yung kaibigan mo na, ano, na national artist. Parirala ang tawag sa phrase. Ang galing. Okay. So, yan. Magagaling sila sa panitikang Pilipino. Isipin nyo, ako na to ha. Nakakalimutan ko, no? Tapos yung iba daw kabisado naman daw nilang Tagalog, di mo naman kailangan ng Taglish. We, okay, ito na. Ito na. Okay, tinan nyo ha. So, sabi ni Jesus, ang dahilan, ang sabi ni Jesus,
sinasabi naman sa mga tao na sinasapian siya ng masamang espiritu. Kaya niya sinabi yun. Alam niyo, ang dami nagkukote itong verse 28 to 29 na hindi nila kinukote yung verse 30. Kapag you are engaged in an argument with them, sinasabi nila to. Ayun, si Vim Nadera. Hindi pa, pero malapit na yan. Si Sir Vim Nadera. Tsaka si Kuya Oni Carcamo. Si Kuya Oni ay palangka awardee, senior ventriloquist namin, na napakahusay na manunulat. Meron po kami gagawin na project sa CCP. Siya po ang writer, si Oni Carcamo, kasama si Richard Sakast. Ako po ang assistant director at ang director ay si Sian Lim. Big time. Pag-train niyo po yan sa September po. God willing, sa September yung shoot. Okay, so, eto. Karamihan, pag na-engage ka sa argument, tapos hindi nila gusto yung sinasabi mo, merong mga nagko-quote nito. Brad, huwag kang mamumusong sa banal na spirito dahil ito'y walang kapatawaran. Diba? Huwag yan, no? Put your butt in the right place, sinabi doctrine na dati. Yung pero mo, ilagay mo sa tama. Halimbawa, may pangarap ako, pero mahirap lang ako. E di kinalimutan mo na yung pangarap mo, pinrioritize mo yung pagiging mahirap mo. Tama, mahal kita, pero maraming ayaw sa atin. So, ang prioritize mo, yung hadlang. Pero kung babaliktarin mo yun, parehas lang ng mga salita, jajambulin mo lang. Maraming harang, pero mahal kita eh. Ay. tapos, mahirap lang ako, pero may pangarap ako. Kaya nyo? Mahirap lang ako, pero may Diyos ako. Pero pag sinabi mo, may Diyos nga, pero mahirap naman ako. So, di ba, parehong mga salita lang, pinagbaliktad mo lang, ang inilagay mo lang, inayos mo lang yung paglalagay ng salitang pero. Pero, yun lang. Okay? At saka po si Ian Martin, malapit na maging national bookstore artist po yan si Ian Martin. Kaibigan na rin. Sabi ni Ate Ana. Ay, maraming salamat po sa mga bagong dating. 300 plus tayo ngayon. Palakpakan niyo naman si Lord. Ay, grabe, breakthrough naman. Grabe naman to. Maraming salamat po sa inyo, sa mga bagong dating. Welcome po dito sa Bible Ninja. Ang Bible Ninja po ay isang community na po. Meron po tayo ditong 150 na regular. Dumoble tayo over the past few days. Maraming salamat sa grace ni Lord. Grabe. Sa mga kaibigan po natin, mga social media influencers, kay Kan Santos, lalo kay Jake Arceo. Okay? No? Si Kan na naging biktima ng pangangansel. Financial na napakaraming Christian over that Taglish version. Grabe naman. No? So, negative naging positive. Bakit? Inilipat mo lang kung saan mo ilalagay yung pero. Okay? Ito sabi ni Jesus, ito mabigat. Ang sabi ni Jesus, si Jesus po hindi mo pwedeng baliktarin kung saan niya nilagay yung pero kasi si Jesus ang authority. Pag nilagay ni Jesus yung pero dyan, hindi mo pwedeng pihitin yan. Si Jesus yan eh. Okay? Pag ako pwede, hindi mo ako si Jesus eh. Okay, so, sinabi ni Jesus, lahat pwedeng patawarin, lahat ng paglapastangan, pero. Okay. Tingnan natin ah. Ulit. Yan. Ayan, ang lumalapas tangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Bakit daw niya sinabi yun? Sinabi ito. Ito hindi nila kinukote to eh. Kung bakit sinabi ni Jesus eh. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinasabi ng mga tao na siya ay sinasapian ng masamang Espiritu. This is not merely disagreeing. People are making a heavy accusation against Jesus. At sabi ni Jesus, nilalapas tangan niyo na banal na Espiritu sa ginagawa ninyo. At yung paglapas tangan sa banal na Espiritu, ang kaisa-isa na kasalanan, na walang kapatawaran. Hala. Nakasulat, ano nakasulat si Old Testament? Anong sinasabi ng Torah o ng Tanakh dyan? Okay? Kasi po, you have to understand, when Jesus said, no heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. He wasn't talking about the structure of the language. He wasn't talking about the lingua franca of any country. He was talking about the Tanakh. The Hebrew Tanakh, the Torah, the scriptures of the Hebrews. Kasi, nung sinabi niyang word, also, he was referring to himself. He is the Word. Okay? Pero nung sinabi niyang Word, hindi pa po nakasulat ang New Testament niyan. Hindi pa rin siya na itatranslate. Wala pang Latin Vulgate. Wala pa rin King James Version. Wala pa kahit anong version. Hebrew Tanakh lang available. Yung Hebrew Tanakh po, nandoon po ang Torah, nandoon ang Nevi'im, nandoon ang Ketuvim. Torah means the law or the instructions. Tapos Nevi'im and Ketuvim, the writings and the prophets. Okay? So, nung sinabi ni Lord na lahat yan mawawala, pero ang salita hindi mawawala, yun. Hindi yun mawawala. So, you have to go. Ano yung sinasabi ni Jesus dito? May kasalanan na hindi napapatawad. You have to look deep into the word referring to the Torah, the scriptures, the Tanakh, the Hebrew scriptures. Saan dun? Ano ang kasalanan na hindi napapatawad? Meron ba? Kuya, namatay na si Jesus lahat ng kasalanan. Napapatawad. Sinabi ni Jesus, si Jesus na nagsabi niyan, meron daw hindi. So, ano yun? Okay? O, tinan natin ha. Okay, balikan natin dito.
Ngayon, iaangat ulit natin. Okay? Kasi ang problema sa mga tao, ang hilig-hilig mag-quote. Dito sa isang buong narrative na to, kukote sila dito ng dalawang verse at yun nagagamitin nila to their own ends. Pag kontra sa kanila yung sinasabi mo, sasabihin nila sa'yo, namumusong ka ng banal na spirito at wala yung kapatawanan at pupunta kang inferno. Okay, so, tapos hindi man lang nila binanggit tong verse 30 ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus yon. Ang dahilan, kasi sinasabihan ng mga tao si Jesus na sinasapian doon siya ng demonyo. E kung nag-argue lang kayo over a certain doctrine at hindi mo naman siya pinagbibintangan, sinasapian siya ng demonyo, at hindi naman siya si Jesus, no? Dahil imposibleng sapian ng demonyo si Jesus. Isipin niyo itong pamumusong na to, itong panlalait na to. Sasapian daw ng demonyo si Jesus. Imposible yun. Hindi pwedeng sapian ng demonyo si Jesus. Okay, ngayon, kung hindi deity si Jesus at tao lang siya, kahit prophet ka pa, posibleng sapian ka ng demonyo. Kung wala ka, di ba, mawala ka sa guidance at sa covering ni Lord, kahit na paano yung nagawa mo kay Lord, that's possible. Possible na masapian ka ng demonyo. Pero ito si Jesus, hindi ito pwede sapian ng demonyo. Malulusaw ang demonyo dito. Okay, now, iangat natin. Balik natin sa umpisa. Di ba sabi ko sa inyo, never live by just one verse, live by the book. Okay. Ito yung buong narrative. Pag-uwi ni Jesus muling nagkatipon doon ang napakaraming tao. So nag-umuwi siya. Okay? So dito sa place niya 'to na napakaraming tao. Pag-uwi ni Jesus muling nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Grabe, gutom talaga. Sabi sa Pinoy version, hindi na siya makakain. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Nakakatawa, eh, no? Sabi sa traditional Filipino, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong kumain. Translate. Sobrang dami ng tao, hindi na siya makakain. Ah, sa demonyo yan! Ano? Bakit? Anong nangyari sa inyo? Okay. Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila ron upang kunin siya. Ano ba? Sino yung nagpunta, mga kamag-anak ni Jesus? Upang kunin siya. Pumunta sila ron upang kunin siya dahil marami ang nagsasabi na siya'y nasisiraan na ng bait. Nasisiraan ng bait. So, ba't nagpunta doon yung mga kamag-anak ni Jesus? Kasi concern. Hala, ano na ba nangyari? Doon sa karpintero nating kapatid o sa karpintero kong anak, ano na nangyari sa kanya? Okay? So, wait lang ha. Ano to? Verse 21. Ayan, dali lang ha. Wait lang. Pagbigyan nyo na ako. Mas accurate pa nga dito eh, sa Pinoy version eh. Sinasabi na ng mga tao na nababaliw na siya, kaya pinuntahan siya ng mga kapamilya niya para pigilan siya. Mas accurate pa to kapamilya kaysa sa kamag-anak eh. Kasi nung sinabi dito kung sino ang dumating brothers and sisters at mother. Hindi naman kamag-anak ang itatawag mo sa brother and sister and mother, ang itatawag mo sa kanila, kapamilya. Tama? Mas accurate pa nga ito eh. Tama to kasi mas accurate to sa Greek. Hindi ito kinuha sa ano sa traditional Tagalog. Kinuha itong translation na to sa Greek. Diretso from Greek to Taglish. Okay? So, pamilya. Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na siya'y nasisiraan ng bait. Tinan niyo to. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan dito ng mga Pariseo na galing sa Jerusalem, yung mga tagapagturo galing sa Jerusalem, nasabi naman nila ito, sinasapian siya ni Beelzebub. Ang sabi ng mga tao, nasisiraan na siya ng bait dahil hindi na siya kumakain. Alam nila, hindi na siya makakain. Ang dami niyang pinapagaling. Hindi ko alam kung saan nila nakuha yung notion na nasisiraan na siya ng bait kung marami siyang pinapagaling. Kita niyo itong mga taong to sa sobrang legalistic na overlook nila lahat ng miracles na ginawa ni Jesus at ang naisip lang nila, hindi siya kumakain. Siguro, nasiraan na siya ng ulo. Eh, yung mga taong gumaling, yung mga paralyzed na nakalakad, yung mga bulag na nakakita, hindi na nila yung pinansin. Ang pinansin nila, hindi to kumakain. Hindi normal sa isang tao ang hindi kumakain. At kung hindi siya normal, abnormal siya. Nasisiraan siya ng bait. Grabe to. Ganito ang ginagawa sa'yo ng legalism. Talagang binubulag ka. Ito sabi ng mga teachers of the law, hindi ito mga unbelievers ha. Mga teachers of the law ito. Teachers of the law. Ibig sabihin naniniwala sa word. Doon sa word na sinabi ni Jesus na hindi maglalaho. Yung Torah. Naniniwala sila doon. Okay, naniniwala sila kay Yahweh. Naniniwala sila. Mga expert nga sila sa law. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Beelzebub.
Belzebul ang translation dito. Nakakapagpalayas siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Aba, ang galing. Isipin mo, kabisado nila kung paano magtrabaho yung mga demonyo. Ano ba, nandun ba sila nung nag-staff meeting yung mga demonyo? Sandali lang, ipinapatawag ko kayo sa pagpupulong na ito dahil ganito ang plano natin, ha? Ano yun? Nakisali ba sila sa meeting? Ba't alam nila kung paano eksakto ang gawin ng demonyo? Yan, nakakapagpalayas daw si Jesus ng demonyo dahil binigyan daw sila ng pangyarihan ng pinuno ng mga demonyo na si Belzebub. Okay. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sa Pinoy version, dahil dito, nagkwento si Jesus ng... No? Dito. Dahil dito, tinawag ni Jesus ang mga tao at nagkwento siya ng ilang parables. Dito, sa traditional Filipino, dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Dito, dahil dito, tinawag ni Jesus ang mga tao at nagkwento siya ng ilang parables. Sakto naman. Talinghaga, parables. But, hindi ko maintindihan yung dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Dahil dito, tinawag ni Jesus ang mga tao at nagkwento ng ilang parables. Sa demonyo yan! Sa demonyo yan! Hindi kayo maintindihan. Hindi kayo maan nangyari sa inyo. Wala. Meron pa nga nag-PM sa akin. Kuya Ruther, matalino ka sana kaso wala kang ano, wala kang Holy Spirit, mag-prayer and fasting ka, at saka wala kang shepherd's heart at anointing. Oh, ang galing, no? Ang galing niya, no? Paano nila? Sa mga tao to. May mga superpowers sila, no? Nakikita nila. Okay. Okay. Paano nila nasukat yun? Okay, so, yan. Tapos, paano magpapalayas? Sa ito, sabi ni Jesus, ito yung kanyang parable. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanilang ilang talinghaga. Sabi niya, paano mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Oo nga naman. Napaka-simple, no? Paano papapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ang mamamayan ng isang kaharian, mawawasak ang kahariang iyon. Now listen, Jesus, when Jesus said this, huwag niyo lang isipin, sorry Tony, nagulat ka. Huwag niyo lang isipin na he was just talking about the kingdom of darkness na magkakawasak-wasak kapag naglaban-laban. He was appealing to common sense here. He was appealing to common sense. Kapag naglaban-laban ang mamamayan ng isang kaharian, mawawasak ang kaharian iyon. Regardless kung anong kaharian iyon. Regardless kung anong kaharian iyon. Kaharian ng Pilipinas, kaharian ng Japan, kaharian ng demonyo, kaharian ng Diyos. He was talking about a kingdom. Pag yung mga citizens daw ng kingdom, ang ginawa ng mga citizens, sila-sila naglaban-laban, babagsak yung kingdom. Kaya hindi umusad-usad ang kingdom ni Lord. Kasi away tayo ng away. Away ng away. Ano? Nag-explain lang ako kung bakit ano eh, kung bakit okay naman yung isang etong isang version na 10 taon binuo ng Philippine Bible Society na most trusted ano, Bible League sa Philippines na sila rin yung gumagawa ng mga ibang ginagamit natin sa ministry. Tapos ayun na, kagulo na, dami ng galit. Mga Christian yan, ha. Wala pa namang unbeliever na umaway sa akin tungkol diyan. Lahat ng umaaway sa akin, Christian din. Sipin nyo. Karamihan pa ng umaaway sa akin, yung hindi ako kilala. Never ako nakasama sa ministry. Hindi nila ako kilala. Pero kung makasabi sila kung ano lang ako, eh, alam mo, wala kang anointing, Brad, wala kang Holy Spirit, hindi mo alam sinasabi mo. Ligaro. Ano ba yan? Ano ba? Okay, so, pag ganyan tayo ng ganyan, mawawasak tayo. Sabi ni Jesus, mawawasak tayo. Mawawasak yung kingdom. Pag laban, naglaban-laban, mawawasak yung kingdom. Kapag naglaban-laban ang kaanib ng isang sambahayan, magkakawatak-watak ang sambahayang iyon. Gayun din naman, kapag kinalaban ni Satanas ang kanyang sarili at nagkabahabahagi ang kanyang mga kampon, hindi siya magtatagal at iyon ang kanyang magiging wakas. Eto na. Yan yung sa pagpapasuko, igagapos muna. Ito, mag-skip tayo ng konti dito kasi ito isang verse na ito, isang buong topic na ito eh. Hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas, malibang kapusin muna siya. Kapag siya ay nakagapos na, saka lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay. Tapos ito na yung sinabi niya, yung text natin. Sabi ni Jesus, tandaan ninyo, maaaring patawarin ang tao sa lahat ng lahat, ha? Hindi lang sa lahat. Sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit, pero,
Pero ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Bakit sinabi ni Jesus to? Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinasabi ng mga tao na siya ay sinasapian ng masamang espiritu. Ano ang sinasabi ng Old Testament tungkol sa unpardonable sin? Ito po ah. You ask any rabbi, ang mga rabbi po, mga well-learned yan, tanungin mo sa kanila kung ano ang sinasabi ng kanilang mga pinaka-senior. Andito si Pastor Ruel Tika. Wow, good evening po. Palakpakan po natin si Pastor Ruel Tika. Wow. Ay, sorry. Ninervyos ako bigla. Na-conscious ako bigla. Andito si Pastor Ruel. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ay, grabe. Okay. Nasaan na ako? Yan, nawala tuloy ako. I'm not prepared. I wasn't prepared to see Pastor Ruel Tika here watching us. Okay, so maraming salamat po, Pastor. Hello, Ate Janet. Ayan na nga yung sinasabi ko. Okay. Chapter po, yung passage, chapter 3, Mark chapter 3, verse 20 to 30. Tapos yung primary text natin, 28 to 30. Okay. Tapos, paingay nyo ha, sa Old Testament, you ask any rabbi kung ano yung kinukonsider nila na unpardonable sin. Under the law of Moses. Ano ang kasalanan na hindi, what is the greatest sin? Yan na lang. What is the greatest sin? Okay? I'll show you an article, a part of an article by Dennis Prager, the president and founder of Prager University. He is a Jew. He's an American Jew. And he has a deep background in theology and philosophy. Okay? I strongly suggest you look up for him. Dennis Prager, Ravi Zacharias. Panoorin ninyo yung buong talk nitong dalawang to. Isang Christian, isang Jew, okay? Isang Judaism, isang Christianism, okay? Tapos grabe. So they would battle against atheism, magkasama sila. Kahit na magkaiba sila ng view kay Jesus. Nakakatuwa tong dalawang to. Ang sabi ni Dr. Ravi kay Dr. Prager, ang sabi ni Dr. Ravi ay, pag sinabi ko po doctor of philosophy at doctor of theology, hindi po doctor sa ospital po. Ang sinabi ni Dr. Ravi Zacharias, paano kung dumating si Jesus, bumalik siya, anong sasabihin mo sa kanya? At makaharap mo siya. No? At ikaw ay napakahusay mo sa scriptures, kaya lang hindi tayo parehas ng belief kay Jesus na siya ang Messiah at siya ang Son of God. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Sabi niya, itatanong ko lang sa kanya kung galing na ba siya dito. Itatanong ko sa kanya kung galing na siya dito. Ito ang sabi ni napaka-amicable na tao nito. Malamang maging Christian din to in the long run. Ito ang basahin ko muna yung scriptural reference niya. Okay? Pag tinanong mo daw yung mga rabbi, ang sasabihin nila sa'yo, ang unpardonable sin ay etong commandment na to. Na nasa Exodus chapter 20 verse 7. Para sa mga Hudyo, ito ang pinakamalaking kasalanan. Okay? Kasi karamihan sa atin, may mga Christians na nagsasabi, parehas-parehas lang daw ang kasalanan. Nagnakaw ka sa ballpen, nag-ballpen o ng stapler sa office o ng coupon band, kasalanan 'yon. Pumatay ka, kasalanan 'yon. Parehas lang daw 'yon, no? Pero naniniwala po ang mga Hudyo na merong ano ang kasalanan. Meron siyang levels, no? Hindi naman ibig sabihin na hindi na siya kasalanan. Kasalanan pa rin, pero meron siyang levels. Kaya nga sinabi ni St. Paul, sabi ni Paul, merong kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan. At merong kasalanan na hahantong sa kamatayan. Merong kasalanan na nagkakasala ka sa iba. Merong kasalanan na nagkakasala ka sa mismong katawan mo. Okay? So magkakaiba po ang kasalanan. Okay? Tinan nyo to. Ito ang para sa kanila, the greatest sin. Ito. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Para po sa kaalaman ng mga galit, gumagamit din ako ng ganitong version. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. The Lord will not hold him guiltless. Okay? Literally, ang ibig sabihin, the Lord will not wash him. Okay? The Lord will not clean him. Okay? The Lord will not hold him guiltless. Thou shalt not take the name of the Lord thy God
in vain. Okay? Ito po ang sabi ni Dennis Prager. And I'm with him on this. Okay? Tingnan natin ha. Sabi po niya, having a background in theology and a lifetime of teaching the Bible from the original Hebrew. I want to read that again. Okay? I want to read that again. Having a background in theology and a lifetime of teaching the Bible from the original Hebrew. Okay? So, a lifetime of teaching the Bible from the original Hebrew. I would like to offer evidence for demarcating one sin as worse than all the others. Going back to what Jesus said, there is a sin that is worse than all the others. Lahat ng kasalanan napapatawad, pero merong isa na hindi mapapatawad. Meaning, this is the worst sin of all sins. Sabi ni Lord, meron. So don't you ever try to discount in on the account of grace. Kasi mismo si Jesus ang nagsabi, meron. Out of His grace, sinabi niya. Naawa siya sa tao, sa laki ng awa niya. Sinabi niya, wag ito kasi ito, hindi ito napapatawad. Okay, ano yun? Tingnan niyo ito. Hey, you can always reason na hindi, namatay na si Jesus, na bayaran niya. Eh, sabi nga ni Jesus, kahit na, hindi lang sa kahit na mamatay, magulaw ang buong daigdig, mawala ang buong universe, hindi ito mababali. Sinabi na nga ni Jesus eh. Oh. Ngayon, balik tayo dito ha. Sabi niya, I would like to offer evidence for demarcating one sin as worse than all the others. Indeed, it may be the only sin. Maybe the only sin God will not forgive. Because according to Jesus, God would forgive everything else. There's just one. Sabi ni Jesus, pag nilapastangan mo ang banal na spirito, paano yun? Ito. Okay? Kasi yung iba, ginagamit ng iba to, kapag nag-disagree ka sa kanila, para sa kanila, nilalapastangan mo na yung banal na spirito. Hindi ka na pwede patawarin. Ginagamit nila yung para sa sarili nila. Hindi ho. Ito yun, no? Committing evil in the name of God. Not just committing evil. Committing evil in the name of God. Hindi lang ikaw gumagawa ng masama. Gumagawa ka ng masama sa pangalan ng Diyos. Tuloy natin. My basis is the Ten Commandments. Ito, ha? The commandment widely translated as, ito po expert sa Hebrew ito ha, lifetime of teaching Hebrew ha. Okay. At mismo si Dr. Ravi Zacharias, walang masabi dito sa taong to kundi sana maging Christian ka dahil kailangan ka namin. No, dahil sobrang tindi nitong taong to. My basis is the Ten Commandments. The commandment widely translated as do not take the name of the Lord thy God in vain is imprecisely translated. I want to read that again. It's imprecisely translated according to Dennis Prager, an expert in original Hebrew. This was imprecisely translated. Unintentionally perhaps, but imprecisely. And he was referring to one of our most loved English translations. Sabi niya, imprecise yung word. The original Hebrew literally reads, eto dapat, do not carry the name of the Lord thy God in vain. Okay? Ulitin ko ha, do not carry the name of the Lord thy God in vain. There's a huge difference between do not take the name of the Lord, between do not take and do not carry. Do not take the name of the Lord God in vain. Sabi niya, ang literal talaga translation from Hebrew, dapat, hindi do not take. Dapat do not carry. Do not carry. Wag, yung isa do not take, wag mong kunin. Take. Do not, wag mong kunin. Yung isa, wag mong dalhin. Magkaiba po yun. Wag mong kunin, tsaka wag mong dalhin. Okay? Wag mong dalhin ang pangalan ng Diyos sa paggawa ng masama. Hindi ito yung simpleng OMG. Isipin mo, si Hitler, pumatay ng libo-libo, tapos hindi siya nagsabi ng OMG, siya pwede patawarin. Tapos ako, nagsabi lang ako, OMG, hindi ako pwede patawarin. Hindi ganun yun. Hindi legalistic po si Lord. Ano to, ba't hindi to pwede patawarin? Number one,
kung gumagawa ka ng masama dahil tapos bitbit mo ang pangalan ng Diyos sa paggawa ng masama. Marami 'yan eh. Mga terorista ganyan eh. Papasabog sila, sisigaw nila pangalan ng Diyos nila, di ba? Gumagawa ng masama sa pangalan ng Diyos. Magkaiba 'yung gumagawa ka lang ng masama. Magkaiba 'yung gumagawa ka ng masama sa pangalan ng Diyos. Bakit? Kung ginagawa mo 'yung masama sa pangalan ng Diyos, naniniwala ka na buong puso mo na 'yung ginagawa mong masama ay mabuti. Ginagamit mo 'yung pangalan ng Diyos sa paggawa ng masama, naniniwala ka na 'yung ginagawa mong masama mabuti. Paano o ngayon patatawarin? Eh, hindi ka nga aamin na hindi mabuti yung ginagawa mo. Naintindihan nyo? Yung nang-rape siya, napatunayan ng rape siya, bago sa bitayan humingi siya ng tawad, mapapatawad yun. Bakit? Kasi inaamin niya, alam niya, na mali yung ginawa niya, hindi niya nang napigilan yung sarili niya at siya'y mahina, at alam niyang mali yun. Pero kung merong nang-rape sa pangalan ng Diyos, sasabihin niya? Bago sa bitayan, ano sasabihin niya? Kung nang-rape siya sa pangalan ng Diyos at sa paniniwala niya ay utos ng Diyos niya yun. Paano siya hingin ng tawad? Nakuha niyo? Kaya hindi ito mapapatawad. Kasi walang aminan ng mali dito eh. Dahil paninindigan nila to, dahil ginamit nila yung pangalan ng Diyos. Yung nagsalin ng Bible sa English, si William Tyndale, sinunog ng buhay. At yung mga nagsunog sa kanya ng buhay, ayaw lang nila na isalin sa salita ng mga tao noon na English. Ayaw nilang isalin sa mga salita ng tao noon na English yung Bible. Gusto nila sa salita na sila lang ang nakakaintindi, Latin. Anong ginawa nila? Sinunog nila si William Tyndale. Para saan? Para sa Diyos. Gumawa sila lang masama sa pangalan ng Diyos. Kuha niyo po? Sabi ni Lord, wala tong kapatawaran yung ganito. Wala tong kapatawaran. Bakit? Tinanong ko, mahaba itong article na ito eh. Kumuha lang ako ng konti. Puntahan niyo po. And the commandment continues, for God will not hold guiltless, will not cleanse whoever carries His name in vain. Dennis Prager, May 25, 2004. You can look it up for yourself. Dennis Prager on the greatest sin. Basahin niyo po yung buong article. Okay? Because, ito pa sabi ni Dennis Prager, na nung kasama niya si Ravi Zacharias, ang sabi niya, because nothing damages the image of God worse than a person doing evil in God's name. Walang pinakamalakas magparami ng atheist kumpara sa isang Christian na vocal siya, na Christian siya, at lahat ng pinagagawa niya ay puro pang-aaway, puro pang-huhusga, puro pang-lalait. So, imbis na makalapit ang sila sa Lord, ayaw na lang nila. Malamang walang Diyos. Kita mo nga yan, naniniwala sa Diyos, kinamuasal. Tapos lahat ng mga kasamaang asal niya, sinasabi niya, eh ginagawa niya sa pangalan ng Diyos. Eh, paano nalalapit sa Diyos yun? Pag-isipan po natin. Tapos yung mga ganun, yung mga gumagawa ng krimen, mga nanti-terrorize sa pangalan ng Diyos. Yung mga gusto ngayon, yung mga tao ngayon, nalilito, hala, eh kung ang paniniwala sa Diyos, ganyan ang magiging resulta, eh hindi na lang ako maniniwala. Sa agagawa ng tao, nadadamage yung name ni Lord. At ang sabi ni Lord, do not carry my name in vain. Ibig sabihin, do not do evil in God's name because nothing damages the name, the beauty of the name of the Lord God, His reputation. Nothing damages His reputation to the eyes of the unbelievers worse than a person doing evil in His name. On the other hand, nothing is more beautiful, is more convincing. This is even more convincing. This is more convincing than intellectual debates. This is more convincing than formal translations. This is more convincing than highfalutin words. This is more convincing than a peña barong or a coat and tie, na signature coat and tie na pag maganda naman yun, okay naman yun, kanina sa Itbulaga, ang pogi-pogi ko dun. Pero, you know what is more convincing? The most convincing of all, na gustong-gusto ni Lord? Yung gumagawa ng mabuti sa kapwa sa pangalan ng Diyos.
yung nagmamahal sa kapwa sa pangalan ng Diyos. Yung nagbibigay sa kapwa sa pangalan ng Diyos. Yung handang umabot sa kapwa, lalo na sa mas mababa, sa pangalan ng Diyos. Nothing is more beautiful. No wonder the scripture said, "How lovely are the feet of him who brings good news, announcing peace, proclaiming news of happiness." Nothing is more beautiful. Nothing is more beautiful. We can argue all day. Pwede tayo magpatalinuan dito. Maglabasan tayo ng mga notes natin. Minsan nga gusto ko, in my head, minsan gusto ko sabihin, ihampas ko kaya sa library ko. Pero hindi yun makakatulong. Ang mangyayari, mamumusong ako ng banal na espiritu. Bakit? Magmamalaki ako at magsasalita ako ng mamaliit ako ng tao sa pangalan ng Diyos. Hindi ko yung gagawin. Sabi ni Jesus, pag yan lang ginagawa mo, hindi napapatawad yan. Kasi hindi yan inaamin eh. Yan ang kasalanan na hindi inaamin. Yung pumatay, pwede niya sabihin pagkatapos yung pumatay, pag natauhan siya, halabat ko napatay. Ha? Yun ang rape? Ang sama nun. Pero pagkatapos niya mong rape, pag lumabas na yung init niya at natauhan siya, pwede niya sabihin, halabat ko nagawa yun. Pero yung gumagawa ng masama sa pangalan ng Diyos, pagkatapos niya gawin, ano sasabihin niya? Yehey, nagawa ko. Kaya hindi yung mapapatawad. Hindi dahil sa hindi siya gusto patawarin ng Diyos. Pero siya mismo hindi niya aminin. Kuha nyo? Yun ang ginagawa nila kay Jesus. Ginagawa nila ng masama si Jesus sa pangalan ng Diyos. At ang sabi niya, yung ginagawa niyo sa akin, paglapastangan yan sa banal na spirito. At sa dinami-dami ng kasalanan, yan ang hindi napapatawad. Kasi hindi yan humihinto. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin nun? Ay, yung mga addict po dyan, itigil nyo na yan kung weakness nyo yan. Yan, tama na, ML. Eh, kung weakness nyo yan, itigil nyo na. Kung hindi na kayo nakaagawa ng gawain bahay, hindi kayo nakabasa ng Bible dahil dyan, itigil nyo. Huwag po tayong gagawa ng mali sa pangalan ng Diyos. Yung iba kasi sinasangkalan ang Diyos eh. Para lang maidiin na hindi sila mali. Huwag po tayong ganun. Delikado po yun. Kaya kung hindi ka sigurado kung tama ka o mali, huwag mo na idamay ang Diyos sa usapan. Okay. Si Paul nga eh, napaka-anointed ni Paul eh, meron pa siya sinabi. Ito walang sinabi sa akin direkta si Lord, opinion ko lang to. Sabi ni Paul, tukol sa marriage. Sabi niya, kung mas maganda para sa akin lang, mas maganda huwag na kayo mag-asawa. Pero kung hindi kayo makakapagpigil, abay mag-asawa kayo, better to marry than burn in passion. Pero hindi niya sinabi na ito sabi ni Lord, hindi nga sinabi. Siya nagsasabi. Yun. Yun po yung unpardonable. Sinabi ko lang sa inyo para maiwasan natin. Kasi, pwede natin gawin yan. Pwede natin gawin. Na hindi natin namamalayan. Hindi po alam ng mayabang na mayabang siya. Ang nakakaalam na mayabang siya, yung humble. Ang yabang ko, sorry. Kakaunti ang mayabang na alam na mayabang siya. Hindi alam ng walang alam na wala siyang alam. Ulitin ko ha. Hindi alam ng walang alam na wala siyang alam. Karamihan ng mga walang alam, yan pa yung akala nila, alam nila lahat. Ito, extra biblical lang ito eh. Si Plato nga nagsabi nito eh. Si Plato, yung kasama ni Cubiertos. Si Plato. Sabi niya, wisest is he who knows he doesn't. Ang totoong maalam, alam niya kung hanggang saan lang yung alam niya at alam niya kung ano yung hindi. At mas lalo kang maraming nalalaman, mas nalalaman mo na ang dahil mong hindi alam. Meron akong post dati, naka-pile up yung mga libro ko. Sabi ko, akala ng mga tao, kapag marahilig ka magbasa ng libro, ang pakiramdam mo sa sarili mo, eh ang dahil mong alam. Sa totoo lang, kung sincere ka sa pagbabasa at tama ang puso mo sa Diyos, mas marami kang natatapos na libro, mas nasasabi mo sa sarili, ano ba to? Ang dami ko palang hindi alam. Ang dami po nating hindi alam, sa totoo lang. Ang karunungan ng Diyos ay parang dagat at lahat po tayo, sama ko sarili ko. Kahit na po yan sila Dr. Ravi Zacharias, yan ang sasabihin nila sa inyo. Nakumpara sa karunungan ng Diyos, alam nyo kung nasaan lang tayo, ang pinakamatatalino sa atin, kung nasaan? Nasa beach, nagbabasa ng paa. Kung ang karunungan ng Diyos
ay buong dagat. Buong lalim ng dagat at buong lawak. Ang abot lang po natin, nasa beach po tayo. Naglulublob ng paa. Huwag po tayong padalos-dalos. Baka ginagawa na natin to, hindi natin alam. Isang paalala lang po, hindi ko kayo gusto palungkutin, gusto ko kayong maging maingat. Magmahalan po tayo. Magandang gabi po, ito po ang Bible Ninja.